Welcome to my channel. Say hello, guys. Welcome to my channel. Hello, guys. Say welcome to my channel. Hello, guys. Magandang araw sa lahat. Isa na namang Dacha Vlog sa araw na ito. Siguro marami nagtatanong kung bakit lagi na lang puro dagat, puro beach, puro pool ang content ng yaya mo ngayon. Hindi pala yaya, nansyahin mo ngayon. Dahil po naririto kami sa summer house, so wala po kaming ibang ginawa kundi ang magpunta sa dagat, ang magpunta sa pool, magpunta sa iba-ibang lugar. Kagaya nitong nasa video na to, nagpunta kami sa kabilang isla, sa kabilang city. And it happens every summer here in Turkey. Yes. Dati-dati, nakakalabas pa kami ng ibang bansa. Ngunit, nung nagsimula mag-pandemia, narito lang kami sa Turkey. Tunay ngang nakaka-amaze ang lugar na ito. Tapos, nakaka-amaze din yung mga pagkain. At nakaka-amaze yung mga prutas at gulay na ngayon ko lang nakita. So, why not i-video ko rin ang mga bagay-bagay na bago sa aking paningin. So, simulan natin. Ayan. Kagaya ng mulberry niyan, basta pitas lang. Tsaka itong plum, pinipitas lang namin sa kapitbahay, walang bayad, free of charge. Dahil nga nasa probinsya kami, so you're free, we are free. Tapos ito, pink na paminta, na ngayon ko lang nakita. Kung may nakikita kayo sa isang bote sa grocery, yan halo-halo, yan 5 kinds of paminta, yan yung pink, puno pala siya. Tapos ito naman ay puno ng cactus, kinakain yan. Tapos ito yung upo, upong hindi kinakain. Hindi rin mawawala ang ubas, bawat bakod meron niyan. Medyo maasim nga lang. Tapos ang punong sinumpa, ang igos. Sabi nila sinumpa, ewan ko bakit. Pero ayan, nagkalat din ang igos dito. At syempre ang puno ng orange, na lahat yata ng bakuran meron. Isa sa maaalala mo pagka summer dito sa Dacha ay ang bonggainvillea. Ayan, ang ganda-ganda niyan. Lahat ng karamihan ng bahay meron yan. Natagpuan namin ang isang abandoned na pagong habang kami naglakad-lakad. Dito lang din naman malapit sa aming lugar. Ayan, mukhang nagugutom siya kaya kumuha yung mga bata ng lettuce para pakainin yung pagong. Kung mapapansin nyo, wala siyang isang paa, so tinawag namin siyang three-leg turtle. Turtle will find in the here. In the garden. Yes, our neighbor. Let's see. Oh, he's eating and he have only 3 legs. Napaisip ako kung paano siya nakarating dito sa lugar na ito na kabahayan. O dati ba siyang inaalagaan at ngayon ay inabandon na lang? Every morning, binibisita siya ng mga alaga ko para bigyan ng pagkain at tinitingnan kung okay pa ba siya. Hindi ko alam kung swerte ba ang pagong na ito dahil may nagpapakain sa kanya o he's unfortunate dahil naririto siya sa lugar na hindi para sa kanya. In some point, na-compare ko yung sarili ko sa pagong na ito. Minsan na din akong nakaranas ng mawala ng isang kamay dito sa tayuhang lugar. Ngunit, magkaiba man kami ng salita, magkaiba man kami ng lahi, bukas palad silang ako'y kinukop at tulungan makatayo muli sa aking kinakaharap na problema. I just wish that this turtle find peace dito sa lugar na ito. Kagaya ko na nakasettle na. I wish din na sana may mga tumulong din sa kanya na kumalinga sa kanya or tulungan siya ng authority dito sa Dacha na mailagay siya sa tamang kakalinga at mag-aalaga sa kanya. Kagaya ko, temporaryo lang ako sa lugar na ito. Alam kong darating ang araw, babalik ako sa lupang sinilangan ko kasama ang aking pamilya. Muli, hanggang dito na lang ang vlog na ito. Naway matuto tayo magpasalamat kung anumang meron tayo.